Grabe ang intensang debate ng CNN presidential debate, the turning point. Intense sa init, intense sa antok at intense panoorin sa pagka-boring. Wala, gusto kong maiyak eh. Bakit kamo? Kasi ba naman ang mga tanong halatang pangbanat sa Duterte administration at ang susunod na Marcos administration? Alam nyo na, hindi ba? Pero bago mo ituloy, subscribe ka muna. At hit mo rin ang bell para notified ka sa mga tirada ng topics. Thumbs up ka rin kung napanood mo ba ang debate. Comments ka rin kung ano masasabi mo sa CNN presidential debate, the turning point. Parang inulit lang ang naunang CNN debate. Iniba lang ang panel or nagtatanong. As usual, reporter pa rin. Ang kakapal ang mukha nyo. At eto pa, pati si De Lima ipinasok sa eksena. Kailangan daw palayain at idaan uli sa tamang proseso ng paglilitis, sabi ni Leny, Leody at Isko. Senator Leila De Lima deserves to have a day in a court and ma-practice niya yung kanyang karapatan. No, lahat ng uri ng pagtatanggol sa sarili dapat magamit to ni Senator Leila De Lima. And I guarantee you, Senator Leila De Lima, under my watch, she will have it. Dapat palayain si Senator De Lima. Ang naganap sa kanyang pagpapakulong ay binggansya ni Duterte dahil sa kanyang ginawang pag-iimbestiga sa Davao. At yan ang isang katangian ng ating Pangulo ngayon, na pagka bumabati ko sa kanya, kanyang ipinakukulong o kaya naman ay kanyang titirahin. What? Eto, panoorin nyo ang nalaman ni General Palparan sa loob ng bilibid tungkol kay De Lima. I want to know what your thoughts are about this justice secretary who's in jail now, who's running for senator now. I'm talking about Justice De Lima. What are your thoughts on her? Pagdating ko rito, ang laking gulat. Ang dami talaga, walang nagsasabi na ni isa na magsasabi na hindi totoo yung accusation sa kanya. Yeah. Lahat pa, at naging close ko itong mga taong nakasama ni na De Lima nung araw. Nagpo-provide. Kasi dito may mga, sa bilibid kasi may mga tinatawag. Wala, gusto kong maiyak eh. Mga marshal, nag-assist kung may bisita darating. No, mga PDL ito, pero trusted. So, nakaka-close in, nakaka-plapit sila kay DOJ Secretary noon. At hinatid pa nila doon sa kubol noong namatay nata si Sebastian. At nakipag-deal talaga sila doon. Nakipag-ano talaga siya. Magdala kayo kumontra. Pag dumating sila doon, kunyari pa, dadaan pa daw yan sa simbahan. Kasi itong nagpasimbahan na mga tao na kilala ko, na kaibigan ko na rin, sasamahan siya doon sa simbahan. May kunting prayer siya. Tapos pagdala niya, iikot siya doon. Pupunta ngayon sa kubol ni Sebastian at doon magsasara. Ako magaling dyan. Maglalak for 20 minutes. Anong gagawin mo doon as Justice Secretary alone with an inmate? Grabe yun. To me, hindi lang immoral, hindi lang ano yun, so much, no? To think of nasa highest yung career as DOJ Secretary, tapos pupunta ka sa isang inmate. Aray! Masyado nang... So, and then, may nakakita ng mga tao. Ito naman, hence na itong sinasabi ko. Pero it's worth also talking on this. Kasi itong mga PDL dito, hindi naman sila magsisinungaling eh. Because experience nila yun eh. O ano, aapila pa kayo sa kaso ni De Lima. Tandaan nyo yan! Tatawa-tawa ka dyan, Manny. Ikaw naman, Aber. Pakinggan natin. Our foreign policy is the extension of our domestic policy. And in our foreign policy, we have three pillars. First, OFW's welfare, protektahan natin. Nandiyan naman po yung Department of Migrant Workers. And then yung ipinasa nating batas na OFW handbook. Second, yung independent foreign policy. We will be a friend to all nations.
and America's best friend. And also third, we will not allow ourselves to be bullied by other country and not also even in our square ends land will be giving up to them, and we will fight. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Because we are Filipino, and also third, I mean that's a third kasi na po. Umuwi ka na. May ginayos ang sagot na sinabi ni Bongbong Marcos. Yun bang square inch of land? E katapang mong manghamon ng one-on-one debate kay BBM. Tapos ganun ka sumagot at magsalita. Pwede mo namang bisayain. Pwede mo rin tagalujin. English pa more. Sablay naman. Pambihira ka mani. Ano na lang masabi ng pamilya mo? Imposible naman hindi nila napuna ang sagot o salita mo. Imposible naman hindi sila nanood. Sige, laban na lang kwatudo. Kaya anak kong uurong. Madami ka na sa blay money. Dalawa na kayo ni Leny. Palpak kadalasan. Tumira ka pa about sa illegal drugs na malapit na matapos ang Duterte administration kaya may mga nahuhuli na namang mga shabo. Kita mo na ano pinagsasabi mo na ang leading sa survey involved sa illegal drugs. Inamin mo rin na totoo ang survey na leading palagi si BBM. Eh siya lang naman ang palaging leading. Kaya huwag ka na umasa na iboboto ka ng tao. Puro kayo bitter. Puro kayo invento. Kung ako sa iyo Manny Pacquiao, umatras ka na. Sa boxing hindi pwedeng umatras kasi may pusta na pera sa iyo. Eh sa pagtakbo mo ng presidente wala naman pusta, diba? Kaya atras na. Huwag ka na mag-aksaya ng pagod at panahon. Malabo pa sa sabaw ng pusit mga pinagsasabi mo.